Magandang gabi po mga kapatid at sa lahat na nanonood sa kanikian nilang tahanan. Andito naman po tayo sa gawain ng CELF Prayer and Fasting Devotion sa gabi nito. Ang tema po natin ay ang mensahe na gagawin, kublihan ang Diyos na siyang ating katagumpayan. Sige po, manalangin po muna tayo kapatid. Ahiling po natin ang Holy Spirit na siyang manguna sa bawat isa sa atin, no? Sa paghahayag ng kanyang salita. Kaya sige, hiling po natin ang patnubay ng Panginoon sa gabing ito. Let us pray. Yes, Lord, hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon na napakabuti niyo po sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord Jesus, for your love, your protection, Panginoon. Lord, maraming salamat. Maraming salamat. Panginoon, pangunahan niyo po kami sa gabing ito. Lalo na po ang makikinig, buksan niyo po ang kanilang puso at isip, ang kanilang tainga, upang maunawaan po nila, Lord, ang gusto niyo pa ipahayag sa gabing ito. Itago niyo po ako, Ama, sa inyong likuran, na kayo po ang mahayag, kayo po ang maparangalan, kayo po ang maitaas sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming salamat. We love you, Lord. We praise your name. We glorify your name, Lord. We worship your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, mga kapatid. Ang ating pamagat ng ating dadalhin po sa gabi nito ay God is our hiding place or kublihan po. Kublihan natin ang Panginoon, no? Kahit sa mandako tayo naroon, basta anak po tayo ng Diyos, huwag po tayo magtubili na magkaroon po ng agam-agam na wala po tayong Diyos sa buhay natin. Isipin po natin, pag anak po tayo ng Diyos at kinilala po natin at tinanggap po ang Panginoong Jesus sa buhay natin at binago niya tayo, tayo po ay kanyang proteksyonan sa lahat na oras. Siya pong ating kublihan sa lahat ng ating ginagawa. Sa lahat, siya po ang ating kublihan. Siya po ang kumukupkup sa atin na para po hindi po tayo mapapahama. Sige po, buksan po natin ang ating Biblia sa Awit 32:7. Ang sabi po, kublihan ko'y ikaw. Ikaw ang sasagip kung mababagabag. Aking aawitin ang pagkalinga at yung pagliligtas. Amen. Napakaganda po, di ba? Siya po daw ang kublihan natin, no? Siya ang sasagip pag mayroon tayong bagabag sa buhay natin. At siya din ang aawitin ang pagkalinga at yung pagliligtas ng Panginoon. Ang pagkalinga lang. Sa lahat na oras po, mga kapatid, kinakalinga po tayo ni Lord. Minsan naisip po natin na parang wala si Lord sa puso natin, sa buhay natin. Pero kapatid, alalahanin mo lahat sa lahat ng pagkakataon. Pagkay Lord tayo, nandun po ang protection ni Lord sa atin. Andyan po ang paggabay ni Lord sa atin. Andyan po ang pagsagip ni Lord sa atin sa lahat ng pagkakataon pag tayo may problema. No? Sa ngayon po, marami tayong kalaban sa panahon na ito. Talagang kumikilos po si Satanas. Ang kaaway po, ang hari ng kaaway ay si Satanas po. Pero pasalamat po tayo. Sa likod ng maraming problema sa ngayon, marami tayong kaaway, lalo na po sa pandemya ng ito. No? Si Lord lamang ang ating kublihan. Si Lord ang ating protection. Hindi niya tayo pinababayaan. Amen ba, kapatid? Ang Panginoon lamang ang tanging yumayakap sa atin, nagko-cover sa atin, nagpo-protect sa atin upang hindi po tayo mapapahamak. Dito po, ang sabi ng Panginoon, siya daw po ang sasagip sa atin kung tayo ay nasa panganib, mga kapatid. Tandaan po natin, pag kinikilala po natin ang Diyos na siya po ang tagapagligtas sa buhay natin at tinanggap po natin
sa buhay natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi niya, siya po ang sasagip sa atin kung tayo ay nasa panganib. Amen! O anumang kapahamakan na dumating sa buhay mo, kapatid. Tandaan natin, hindi po tayo nag-iisa. Mayroong kumukupo sa atin, mayroong yumayaka po sa atin sa lahat na oras ng ating mga problema. Sa buhay ko, tangi ang Diyos lamang ang ating tublihan sa lahat ng pagkakataon, mga kapatid. Kung isusuko mo na, isuko po natin ang ating buhay sa Kanya at handa po tayo magbago at magpasakop sa Kanyang kalooban. Yun po, pag handa po tayo magpasakop sa kalooban ng Panginoon, maranasan po natin ang pagpapala, maranasan po natin ang Kanyang protection, ang Kanyang paglingap po sa atin bilang Ama. Niyayaka po tayo niya. Kinukover po tayo ni Lord. Pag mayroong tayong kaaway na gusto tayong takin, andun po si Lord kaagad. Pumapasok kaagad sa atin. Na huwag po tayo mapahamak. Tandaan po natin, kapatid. Ang sabi po dito, kung isusuko po natin ang ating buhay sa Kanya at handa po tayo magbago, ay magpasakop sa Kanyang kalooban. Yun po ang gusto ni Lord, magpasakop lang po tayo, kapatid. Dahil pag-uras na magpasakop tayo kay Lord, andoon po ang Kanyang pagkupko sa bawat isa sa atin. Ang pagmamahal. Ang pagmamahal po, mararanasan po natin. Dito po sa Awit 3:7, ang sabi po ng Panginoon, halika, sabi niya. O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kang kung kaaway ay pasukuin mo, lipulin mo, yaong masasamang tao. Ang sarap, di ba? Pag may Diyos tayo sa buhay natin, ang sabi, iligtas mo ako kung may kapahamakan tayo na naranasan, problema, pagsubok na matindi. Ang sabi po, O Diyos, ililigtas mo ako. Lahat kung kaaway, pasukuin mo. Katulad sa digmaan. Pag sa digmaan, pag sarili lang natin ang ating sinusunod, madali po tayo mawawala po. Pero pagkasama natin sa digmaan ang Panginoon, hindi po tayo pababayaan. Pasusukuin daw ng Panginoon ang lahat nating kaaway. Lipulin niya yung masasamang tao. Ang sabi dito, mga kapatid, sa panahong pandemya, maraming taong manlilinlang. Di mo alam kung sino ang tama po sa kanila. Totoo po yan sa panahon na ngayon. Di po natin alam kung sino ang tama. Gusto nila panghawakan ang buhay natin. Gusto sila na magiging Diyos sa buhay natin. Pero kapatid, may Diyos tayo na nagbigay buhay sa atin at siya rin po ang kukuha ng buhay natin. Tandaan po natin, ang Diyos na buhay nakatingin sa atin palagi kung susunod po tayo sa Kanyang kalooban. Kinukupo po tayo ng Panginoon. Siya ang ating kublihan, matibay na kublihan. No? Matibay. Walang matitinag, walang bubuwag doon at walang mananakit sa atin pag ang ating kublihan ay ang Panginoong Hesus. Ang sabi dito, halo sila na ang Diyos at sila na po ang hawak ng ating buhay. Sa panahon ngayon, kapatid, para bang sila na ang hawak sa buhay natin, sila ang Panginoon. Pag sinabi nilang ganito, ganito. Pero kapatid, tandaan po natin, ang ating sinusunod po ay ang kalooban ni Lord. Siya bahala po sa atin sa panahon na ito. Huwag po tayo mababagabag. Bili niya po, huwag tayong mababagabag sa problemang ito.
sa panahon na ito ng pandemya. Dahil ang Diyos lang ang mag-protect sa atin sa lahat na oras. Alam niyo po, ako'y ayaw ko po magpa-injection. Dahil po may allergy po ako. Rhinitis allergy. Madali po ako sipunin, madali po ako buhin. Pero dahil hindi po tayo makalabas, nagtatrabaho po tayo. Kailangan po sa barangay, kailangan sumunod tayo. Alam niyo po, pinalakas ng loob ko ng Panginoon. Hinihingi ko po talaga sa Kanya. Lord, proteksyonan niyo ako. Magpa-injection ako, proteksyonan niyo po ako, Panginoon, na walang mangyaring masama sa akin. Alam niyo po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Wala po akong naramdaman. Wala po talaga. Yan ang tunay na pagkalinga ni Lord sa atin. Yun ang tunay na pagkubli ng Panginoon sa atin. Pagyakap, paglayo sa masamang karamdaman. Kaya po huwag po tayo manghina. Mawala ng loob na kung ano man po ang mangyari sa atin. Ang lahat na bagay, hingin po natin ang protection ni Lord. Ang sabi po dito, at sila na po ang kapag sinabi po nila na ito ang gagawin nyo, kailangan sundin po sila. Pero may mga bagay po dapat hindi natin sundin. Pag sinabi na tatatak na po ng 666, yan po ay manindigan na po tayo na hindi po tayo magpapatatak. Dahil only Jesus nagtatak sa atin na anak tayo. May tatak na po tayo sa Kanya bilang anak. Nung tinanggap natin siya, na siya ang sariling tagapagligtas natin. Binago po tayo ng Panginoon kung bakit nandito tayo, naglilingkod tayo sa Kanya. Amen po ba? Kailangan po ang lahat na bagay, hingiin po natin sa Panginoon na i-cover up niya po tayo para po hindi po tayo mapahamak. At kailangan lang po natin, mga kapatid, hingin natin ang protection ni Lord para di po tayo malinlang ng mga kaaway. Dahil ang kaaway nandyan lang po, nakaabang. Si Haring Satanas po, nakaabang palagi. Kailangan bantayan po natin ang ating puso't isip na hindi po niya malinlang. Kailangan stay put po tayo sa ating naramdaman. Pag-ibig ng Panginoong Hesus sa puso natin na ating pinadama po ni Lord sa atin. Ganun po. Stay put lang po tayo sa pag-ibig ni Lord, sa Kanyang protection. Manalig lang po tayo na Siya lang po ang ating sandigan, matibay na sandigan. Kaya huwag po tayo matakot. Huwag po tayo matakot. Kapatid, dahil may Diyos po tayo na buhay, nakatanglaw po sa atin sa lahat na oras. Ang sabi po dito, ang kaaway, ang mga masamang tao ay di magtatagumpay daw. Di magtatagumpay ang mga kaaway dahil may Diyos tayo na kumakanlong sa atin. May Diyos po tayong kumakanlong sa atin, mga kapatid. Niyayaka po tayo ng Panginoong Hesus. Napakasarap po isipin na sa lahat na pagkakataon may Diyos po tayo na kinikilala. Dito po sa awit 27:5, ang sabi po dito, ingatan ako kapag may bagabag sa banal na templo'y iingatan, iligtas, itaas niya tayo sa batong matatag. Di ba? Iligtas niya tayo. Iligtas po tayo ng Panginoon. Di ba? Itaas niya tayo sa batong matatag. Hindi tayo matitinag ng kaaway. Dahil po, matatag po ang ating Panginoong Hesus.
na sinasandalan. Siya po ang ating kublihan sa lahat ng oras. Ang sabi po ng Panginoon, ingatan kayo kapag may bagabag po tayo at iligtas niya tayo sa lahat ng oras. Mga kapatid, huwag po tayo mawalan ng loob hanggang manghina po tayo. Alalahanin po natin ang pangako ng Panginoon, di niya tayo iiwanan ni pababayaan man. Amen? Mga kapatid, totoo po yan ang pangako ni Lord. Hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan sa lahat ng ating ginagawa. Kahit saan man tayong dako pumunta, nandun kasama natin si Lord. Buksan lang po natin ating puso, papasukin natin ang Panginoon sa buhay natin. Kasama natin palagi ang Panginoon. Kapag isinuko natin ang buhay natin sa Kanya, andun po siya. Yumayaka po sa atin. Inaaliw po tayo ni Lord. Pinapaligaya po tayo ni Lord sa Kanyang mga busy. Mga kapatid, nakakaiyak lang po na marami po na hindi po nakakilala sa Kanya. Marami pong inaatake ng takot sa panahon na ito. Pero tayo po nakakilala sa Panginoon, napakasarap. Kahit anuman po na sinasabi nilang delikado or bawal dito, bawal doon, tuloy pa rin tayo sa pagtawag sa Panginoon. Hindi po tayo hihinto sa pagtawag sa pangalang Jesus. Dahil siya lang po talaga ang ating kakampi sa panahon ito. Siya lang po. Kapit lang po tayo sa Kanya. Hindi niya po tayo pababayaan. Dito po sa awit 9:9, ikaw o Yahweh ang tagapagtanggol ng api-apihan sa gitna ng gulo, mga panganib ay kutang matibay. Diba? Siya daw po ang tagapagtanggol natin. No? Pag inaapi tayo, andun po ang Panginoon sa gitna ng gulo. Pag inaapi po tayo, at sa mga panganib, siya ang matibay nating sandalan. Siya po ang matibay na ating nilalapitan. No? Siya po, wala na pong ibang Diyos, kundi ang Diyos na sa langit na nakatingin po sa atin sa lahat ng oras. Yan po ang pangako ni Lord sa bawat isa sa atin. Kung kay Lord tayo, kung tinatanggap po natin siyang sariling tagapagligtas ng buhay po natin at nagsisipo tayo sa ating mga kasalanan at tinalikda natin ang luma nating pagkatao, no? Ang Panginoon kasama po natin palagi. Kung tinatanggap natin, kapatid, ang alok ng Panginoon sa atin na buhay na walang hanggan, tanggapin po natin. Tanggapin po natin. Dahil yan po ang Kanyang alok kung bakit namatay po siya sa cross ng Kalbaryo para po sa atin, sa akin, sa iyo kapatid, sa ating lahat para kamakamtan po natin ang buhay na walang hanggan. Doon po sa piling ng Panginoon, wala pong mananakit sa atin. Wala pong aapi sa atin. Wala pong kakanti po sa atin dahil nandun na po tayo sa piling ng Panginoon. Pero kung wala po tayo sa Panginoon, pawardi-wardi po ang buhay natin dito. Hindi po natin alam kung ano mangyari sa buhay natin. Sige-sige lang, pasarap lang sa masamang ginagawa. Bandang huli po, magsisisi po sila pag kinuha sila ni Lord. Wala sila sa piling ni Lord. Kailan pa po tayo, kapatid, lalapit sa Panginoon? Tanggapin siya na siya ang ating kublihan ng buhay po natin. Ngayon na po, kapatid. Tanging ang Panginoon lamang ang ating kublihan sa lahat ng mga problemang dumarating sa buhay natin, mga kapatid. Siya ang protection natin, siya ang ating tagapagtanggol sa lahat na inaapi laban sa masamang tao, mga kapatid.
Siya po ang ating tagapagtanggol. Siya po ating magulang eh. Diba po? Pag sa literal na magulang po, pag tayo inaapi, pag tayo ay inaaway po ng ibang tao, ang magulang po natin, ang tagapagtanggol po natin. Ganun din ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Dahil siya po ang may-ari ng buhay natin. Kaya nasasaktan po siya pag tayo'y nasasaktan. Pag tayo'y inaaway, tayo'y inaapi, nasasaktan po ang Diyos na buhay na sa langit. Kaya kapatid, inaanyahan ka po namin, natanggapin po ng sariling tagapagligtas ang Panginoong Hesus. Sa pamagitan sa pagdalo ng mga gawain, sa pagbasa po ng kanyang mga salita, dahil po ang salita pa ng Panginoon ang siyang magpapabago po sa atin. Tuloy-tuloy na po yan. Siya din po ang tagapagligtas sa ating sa gitna ng kaguluhan. Yun sinasabi ko kanina. At ang Panginoon ang tanging kublihan at matibay na muog na mga tunay na manampalataya. Sa ating Panginoong Hesus, tandaan po natin mga kapatid, basta kasama po natin ang Diyos, ang lahat ng ating ginagawa ay magtatagumpay. Tandaan po natin ang mga kapatid, sa lahat ng kaguluhan, sa lahat na problema, sa lahat na bagabag, ang Diyos ang tangi po nating kasama at tayo po ay magtatagumpay. Siya po ang tunay na nagkukubli po sa atin at nagmamahal po sa atin. Mga kapatid, sana po ang mensaheng ito ay mayroon po kayo napupulot at mayroon po kayong na apply po kung bakit po tayo patuloy lumapit sa Panginoon. Napakasarap po sa piling ng Panginoon. Pag nadama po natin ang tunay na pag-ibig ng Panginoon, siya lang po ang mag-aaling po sa atin sa lahat ng oras. Amen. Sige po, manalangin po tayo sa ating pangwakas po. Sige po. Hallelujah. Ama, sa gabing ito maraming salamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na kayo po ang aming kublihan sa lahat na oras. Kayo po ang yumayakap sa amin. Kayo po umaaliw sa amin kung kami po ay inaatake ng kaaway. Ama, maraming salamat sa protection na ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa kaligtasan laban sa kaaway, Ama. Maraming salamat sa katagumpayan na aming nararanasan, Panginoon, sa likod ng mga problema, Ama. Tagumpay po kami dahil nandyan po kayo, kasama po namin sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, maraming salamat sa inyong pagkalinga sa bawat isa sa amin. Sa pagparanas niyo po sa amin ang inyong pagmamahal, Ama. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Dalangin po namin, Ama, sa inyo sa gabing ito, nang darating na election, Lord, kayo po, Ama, ang magpatnubay sa kanila, Ama. Kayo po, Ama, ang magbigay ng tamang manunungkulan sa bansang Pilipinas, Ama, na may takot sa inyo na kayo po ang unahin, hindi po ang mga bagay na walang kabuluhan, Ama. Lord, dadalangin din po namin, Ama, ang aming mga kapastoran, Panginoon. Dalangin po namin na ilayo niyo po sila sa Ama sa kapahamakan. Iligtas niyo po sila, Ama, sa mga kaaway na nakapaligid sa kanila. Tugunan niyo po ang kanilang pangailangan. Tugunan niyo po, Panginoon, ang kanilang hinihiling, Panginoon, lalo na po sa panahon na ito, Ama. Kayo po, Ama, ang magkubli sa bawat isa sa kanila. Lord, maraming salamat dahil na may mga pastor po na patuloy po kaming kinakalinga na kayo po, Ama, ang nagbigay sa kanila sa amin. Na kami po ay maturuan, Panginoon, sa inyong mga salita. Lord, maraming salamat. Ingatan niyo po sila, Panginoon.
Yakapin niyo po sila, Ama, kung sila po ay nalulungkot. Kung sila po ay nalulumbay, Ama, yakapin niyo po, Panginoon, ang aming mga kapastoran, mga pastoras, Panginoon. Lord, maraming salamat sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Sa mga biyaya, kalakasan, kalusugan, kasiglahan, Ama. Maraming salamat. Maraming salamat, Lord. Sa iyo namin tinataas ang lahat ng gawain ng Church of the Living Faith, Ama. Patuloy niyo po kami, Lord. Ingatan. Upang sa ganun, Panginoon, patuloy po kami gagawa ng inyong mga gusto gapang ipagawa sa amin, Ama. Lord, maraming salamat. Maraming salamat. Sa iyo ang karangalan, sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang kataas-taasang pangalan. Pangalang Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.